Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Mark the Optician. So, kumusta kayo? Sana okay lang kayo, safe kayo lahat. Kumusta kayo dyan mga kaibigan natin? Thank you sa panonood ng mga nakaraang video natin. So, ngayon ng video na to, bibigyan ko lang kayo ng simpleng tips kung paano alagaan yung mga salamin nyo. Ay glasses yan. Sama na natin yung mga sunglasses kasi marami tayong mga kaibigan dyan na nagtatanong bakit daw mabilis masira o magasgas, mas scratches ng lens nila. So ito, base sa experience ko as optician, bibigyan ko lang kayo ng mga simpleng paraan para paano linisin, paano alagaan. Kasi yung mga, lalo na yung mga kaibigan natin dyan na mahilig sa mga eyeglasses, sunglasses. So, malaking tulong to sa inyo. So, bago natin ipagpatuloy itong video na to, please subscribe my YouTube channel, Mark the Optician. Yun guys, unang-una, paano nga pa natin lilinisan yung salamin natin, eyeglasses? Sasabihin ko pa ba? Napakasimple lang naman, okay? Unang-una, dapat may ganito tayo. Ito ay tinatawag nating microfiber cloth. Okay? Ito ay mahihingi nyo lang sa mga mababait nating optical dyan. Marami dyan mababait na optical. Sa ako nasasabihin sa inyo kung sino-sino. Pero marami, marami. Tsaka libre lang yan. Pag bumili naman kayo ng salamin nyo, kasama na yan eh. So, yun lang. Kung ano yung binigay ng optical na panglinis ng salamin, yun lang gagamitin nyo. Huwag na kayong gumamit na ito. Ito. Punas dito. Doon nasisira yung mga lens natin. Doon nagagasgas. Kaya huwag kayong magtaka kung may gasgas yung salamin nyo. Kasi nga, gumamit tayo na ito. Ganun, no? Okay? So, mas maganda, microfiber cloth. Or, lens cleaner. Ito din, binibigay din na libre ng mga optical to. Pero hindi palagi. So, minsan may libre, minsan may bayad din. Mura lang naman. Ito, maganda to pag nakikita nyo oily na yung lens ng salamin nyo. So, talagang mamalilinisan ng maayos yung salamin nyo. Yan. So, isprehan nyo lang. Hindi naman magandang araw-araw din. Kung makita nyo lang na oily. At kung hindi nyo na malinis ng cloth nyo yung oil, saka lang kayo gumamit ng spray na lens cleaner. Okay? Or kung wala kayo neto, wala din problema dyan. Tubig lang. Mga ma'am, mga sir, punta lang tayo sa gripo. Basahin nyo lang ng tubig yan sa gripo, okay? Tapos kung may sabon kayo na mga mild soap, maglagay ko lang kayo sa kamay. Huwag nyo ikuskus yung sabon dito or ipatak. Maglagay kayo ng kunting soap sa kamay nyo or tapos saka nyo lang ihaplos dun sa lens nyo. Tapos patuluan nyo ulit ng tubig. Yan. Tapos banlawan nyo ng tubig. Saka nyo ulit punasa ng microfiber cloth. Yan. Okay? So, itong microfiber cloth na to, pag naluma na, pwede nyong labhan. Or, pwede rin kayong humingi sa mga optical yan. Maraming nagbibigay ng libre na ito. Marami ding nagbebenta. Pero huwag kayong mag-alala, mura lang. So, ganun din sa mga sunglasses. Yan. Ito lang din ang gagamitin natin pamuna sa mga sunglasses natin. Okay? Tsaka, isa pang tips. Kung nabasa ito ng pabango or napataka ng tubig ulan, tubig alat, huwag nyo nang hayaang matuyuan pa ito ng tubig alat o tubig ulan. Kung matuyuan man, basahin nyo agad, hugasan nyo agad ng tubig. Okay?
Warm water ha, wag yung mainit na tubig kasi masisira yung salamin nyo. Wag nyo nga hayaan na matuyuan to ng pawis ng tubig dagat tsaka tubig ulan. Yun. Hindi lang isang glasses, pati yung sa eyeglasses nyo. Kasi doon isa nasisira yung lens ng salamin. Okay, kaya tandaan, pag nabasa, hugasan ng tubig. Tubig lang. Wag nang, kung walang sabon, tubig lang. Sapat na yun. Tapos, tutuyin ulit natin. Tutuyin natin ang microfiber cloth. Okay. Tsaka isa pa, maraming tatanong bakit daw ang bilis lumuwag ng salamin nila. Lalo na yung mga plastic, mga sunglasses. So, unang-una, huwag naman natin ilagay dito sa ulo. Headband. Ihihini headband ng iba eh. Siyempre, hindi naman ito ginawa para sa migi. Sa ulo eh. Ito lang sa mukha nyo sa... Oh my God! Wow! Hindi dito yan. Kaya, lulunga at lulunga yan. Huwag natin gawin lagi yon. Tsaka isa pa, pag hini-headband natin nun, yung oil ng buhok natin mapupunta sa dito sa lens. Tapos pag nalimutan naman natin na punasan, yun na ulit, sisira na ulit yung lens ng salamin natin. Okay, so ito pa, may box po tayo ng salamin. Pagkatapos natin gamitin, lagay na lang natin sa box. May mga box yan eh. Eh, yung iba nating mga kaibigan, siguro, nalilimutan na yung box. Patong dito, patong doon. So, yun. Tapos, o kaya, yung mga pouch. May mga pouch yung mga ano natin, mga salamin na yan. Kung walang pouch, pwedeng bumili. At kung hindi naman tayo makabili, try nating manghingi. May mga mababait na optical dyan, huwag kayo magalala. Isa-isahin natin. Okay, next time. Lagyan natin sa pouch para iwas gas-gas na yung mga lens natin yan. Tsaka yung mga kaibigan natin dyan na may mga sasakyan, iwasan po natin na iwanan sa loob ng sasakyan, lalo na dun sa dashboard. Yung mga sunglasses or mga eyeglasses. Kasi lalo na yung mga open parking, sa sobrang init, doon nasisira yung salamin natin. Kasi nakukulob siya sa loob ng sasakyan eh. Okay, kasi plastic. Tapos may coating pa yan, may mga coating yung mga lens natin na yan eh. Sobrang init, masisira talaga. So kung iiwan naman natin sa sasakyan, lagay natin doon sa ilalim, or doon lagay natin sa box, mas maganda kung hindi sa open parking para hindi mainit masyado. Ayun. At ito pa isa mga kaibigan. Okay. Kung halimbawa lang na talagang madumi yung salamin nyo, kasi lagi kayong exposed sa labas, sa alikabok, yung iba dyan na salamin, yung mga alikabok na iiwan dun sa mga singit ng salamin natin, mga gilid. Okay. So, ang gawin natin, advice ko sa inyo, dalhin nyo sa mga optical, pwede kayong makisuyo sa kanila sa magandang paraan para naman matuwa rin yung tutulong sa inyo. Okay, baka naman pwedeng sabihin na pwedeng, sir ma'am, baka naman pwedeng palinis ng mga gilid, kasi yung iba dyan, kasi nga hindi nila alam kung paano nga lilinisin yung gilid. So sa kami mga optician, so alam namin yung kung paano tanggalin yung lens. Kasi yung loob ng mga salamin nyo, yan, pag mga nababasa or na ano ng pawis, may mga nag-stuck dyan na alikabok. Minsan sa katagalan, nagiging parang ano na siya, parang putik. So, yun, pwede kayong makisuyo sa mga optical na baka naman pwedeng palinis.
Mababait yung mga optician dyan. Lalo-lalo na, shoutout nga pala kay Mr. Johnny Boy. Johnny Fernandez. Yan yung isa sa mentor ko sa... isa sa mga nagturo sa akin at nag-train sa akin sa paggagawa ng salamin. So yun. Makasuyo tayo, baka naman pwedeng palinis. At isa pa, adjustment. So minsan yung salamin natin natatabingi, minsan kalimitan, ito ah, ito nakakapagtaka. Kalimitan daw sa salamin na uupuan. Nakapagtaka, no? Sa mukha, napunta sa puan. So, yun, dun kalimitan. Ewan ko bakit. Kaya, pagdadalhin sa optical, tabingi dito, tabingi doon. So, yun, huwag naman nating upuan. So, pero kung sakaling ganun nga, nangyari, hindi natin naiwasan, pa-adjust na lang natin. Nga lang, minsan sa kasi, sa pag-adjust ng salamin, hindi lahat ng pag-a-adjust ng salamin is successful. Although madalang naman yung nangyayari na pag ibabalik yan sa dating alignment, minsan nasisira. So, hindi natin pwedeng i-blame yan sa mga nagagawa ng salamin at nag-a-adjust. Kasi nga, maayos na ibinigay sa atin, dapat ayusin din natin ang paggamit. Okay? Huwag natin upuan. Yun. Pero, mababait yung mga technician natin. I-adjust yan. Lalo na yung mga plastic, minsan lumuluwag, minsan nahihigaan. Walang problema yun. Dalhin lang po natin sa mga optical. Huwag nyo nang i-adjust ng sarili nyo kasi baka lalong masira. Doon natin dali sa mga expert. Okay? I-adjust nyo na lang libre yan sa inyo. Libre! Uy, mga optician dyan. Libre nyo na lang. Dagdag na natin. Kung mapapansin nyo sa salamin natin, meron tayo nitong rubber na to sa ilong. Oh. So, ang tawag po dito ay nose pads. Okay? Pag napansin nyo po na medyo naninilaw na, napapalitan po yan. Punta lang kayo sa mga optical. Okay? Yung iba libre, meron ding may bayad. Okay, maglala, mura lang yun. Okay, yan, pag nakita nyo madilaw or nag-gigreen na, naku, huwag naman natin paabutin doon sa nag-gigreen. May amoy na yun eh, huwag na natin paabutin doon. Pag medyo madilaw na po, punta kayo sa mga optical, makisuyo kayo, papalitan naman po ng mga nose pads natin. Yan, so yun, napapalitan po yun. Okay, huwag po kayo maglala. Papalitan ng bago. Kulay puti po yun. Yan na. So, yun. Tapos, yung mga screw, nahihigpitan din yan. Pag maluwag, yung iba kasi iniisip, sira na agad. Screw po yun. Pag ginagamit kasi natin, lalo na pag araw-araw, talagang lumuluwag yun. Okay? Kaya maglala, nahihigpitan po yun. Sabi nga, pag laging gamit, laging lumuluwag. Okay. So yun guys, idagdag ko na rin kung paano natin huhubarin yung salamin. Okay? So, pag suot-suot kasi natin yung salamin, yung iba nating mga kaibigan dyan, ganito ko magtanggal, isang kamay. Yan, ganyan. Minsan, ganun. Basta kung paano na lang tanggalin. So, isang tips lang na madaling gawin, hubarin natin ang dalawang kamay para balance. Wow! Alam niyo kung bakit? Kasi pag hubarin natin ng isang kamay lang, yan, ganyan, halimbawa, yung isang temple po yung tawag dito, temple. Yung isang temple, napo-force siya. Kaya minsan, kung mapapansin natin, itong kabilang part ng temple, minsan naka-open, or yung kabila naka-open. Okay? Lalo na kung di flexible yung temple ng salamin natin. So, mas maganda,
Napaka-simple. Oh my God! Yan. Wow! Ang kamay. Para balance. hindi na prepare sa yung isa, hindi na prepare sa isa. Tama? Okay? Okay, yun guys. Yun lang naman. So, kung sa tingin nyo ay may nakalimutan na akong sabihin at may mga kulang, just comment na lang para, or kung may mali akong nasabi, comment na lang po sa video ko. Okay? Yun, alagaan natin ang salamin natin, ilagay natin sa box, mga box or mga pouch. Yan. Kasi nga po, pag nagasgas na po yung mga lens natin, wala na pong remedyo doon sa scratches, sa mga gasgas. Hindi na po natatanggal yun. Palit bagong lens na po yun. Okay? So sana po nakatulong tong mga simpleng tips na shinare ko sa inyo. Salamat sa panonood. Subscribe lang po kayo sa channel ko, Mark the Optician. Okay? So magpapaalam na po tayo. Keep safe po tayo palagi. At thank you. Bye. Why me do my two-step?